Kami, normal lang naman kasi ginagawa namin eh. Sinasabi naman din namin sa mga tao kung anong ginagawa namin, kung paano namin pinapakuluan. Pero yun din ang hindi namin matansya sa sarili namin. Bakit hindi nila makuha? Siguro pinaka-secret doon na kay God eh, kung binigay niya, kung paano niya binigay. Ang meaning ng Taldawa is bukid. Nung may mga alaga kaming hayop, then sa mga baryo kasi, gusto yung pestahan, naghanda yung mga lolo't lolo ko ng mga exotic food like yung bibe tsaka yung mga kambing, yung mga alaga nila. So, yung mga bisita, sinasabi nila na napakasarap ng luto ng bibe nyo tsaka ng kambing, ganyan. Tapos naisipan ng mga lolo't lolo ko na gawin tong business. Ganun na nag-start yung pagkakaroon ng Taldawa. Dahil tinry muna namin na parang karinderya siya na mali. Hindi pa ako pinapanganak, naitayo na yung Taldawa. Then habang tumatanda siguro ako, napapansin ko, dahil siguro si mother, father ko mahilig sa kusina. Siyempre habang tumatanda ako, nagkakaisip ako, parang gusto kong tumulad sa kanila na sana makapagluto din ako ng masarap someday, sabi ko. Nag-enroll ako sa isang culinary school. Kaya ganun na ako siguro naging ganap na chef dahil din siguro sa mga sinalihan ko na rin na iba't ibang mga competition na hindi lang pang local kung hindi international to represent yung Taldawa. Ang specialty po namin dito sa Taldawa ay kaldaretang kambing, sinigang na kambing, dobong bibe, fried itik, inilaw na kambing, and papaitan. Parang nahiwagahan sila kung ano kayang lasa nito, ganyan. Tapos hanggang sa marami na nagtatry, pumunta dumadayo dito, minsan hindi na sila galing sa Pampanga, out of town na sila na. Then nabibigla na lang ako, dumarek sana yung mga customers. Magkakapila na, then kakaroon na ng mga vloggers. Nag-start kami dito ng 20 kilos dati. Then ngayon napapaubusin namin everyday 60 kilos a day ng goat meat. Kasi ako nasanay na ako, gusto ko fresh talaga. Lahat. Eh, kahit everyday ako mamamalengke, gusto ko fresh ang gulay. Kasi gusto ko, pag bumili akong karne, kilala ko yung pinagbibilan ko. Yung iba kasi maraming nag-aalok ng kambing, hindi ko alam yung kung saan galing. Hindi ako bibili kung hindi ko kilala yung nagsusupply sa akin. Basta isa lang pinagbibilang ko. Ganito yan ang pag-maintain namin sa daily na ginagawa namin sa pagluluto is yung number one dyan is yung fresh yung meat, fresh yung vegetables, then yung mga sangkap na ginagamit namin like mga tomato sauce, mga soy sauce, and mga vinegar is talagang pinipili namin. Kumbaga, meron talaga kami ginagamit na mga sangkap na naaayon dun sa ginagamit namin karne. Ang pinaka mahirap dyan na way is yung kapag hindi mo naalis yung anggo niya, do kami, yun ang pinakasikreto kasi namin. Yung hindi siya nangangamoy. Yung lasang talagang parang bukid.
Kasi yung nagluluto sa bukid, ang ginagamit nila, yung kahoy, kaya uling, yun, hindi ano, hindi saka lang na ano, isog. Para maganda, parang yung usok, yung nakakaano sa doon, nagpapalasa yung usok. Amoy lutong ano, Kapampangan. Yung mga customer habang naghihintay sila, malaking tulong din yung kalang uling na yung usok. Habang kumakalat sa kanila, tatakam na talaga sila para maingganyo silang kumain. Ang way namin ng pagluluto ng kaldereta is, una, pinapakuluan muna namin yung karne, siyempre. Kailangan mong i-pressure cooker yan. Nang depende sa karne ng kambing kung ilang gano'n na siya katanda, kasi kami natatansya namin. After namin siyang pakuluan, pressure cooker, magigisahan ako ng bawang, sibuyas, patatas, carrot, then para sa sauce niya. After kong naggisa, kukunin namin yung meat ng kambing na pinakuluan na namin. So, separate namin yung pinakasabaw niya. Then, lalagay ko na siya doon sa ginisa akong sauce. Ang magpapasarap doon is yung pinagpakuluan niya. Mag-a-add siya ng flavor and daragdag yung sarsa niya. Parang iniisip namin na abang nagluluto kami, family din namin yung kakain. Sa iba kasi tinitipid nila yan. Kami hindi namin tinitipid yung ginagawa namin na pagluluto eh. Yung adobong bibi naman, ganun din ang ginagawa namin. Pinapakuluan lang namin din siya. Ang gusto ng mga customer is maraming sarsa, maraming sabaw dahil sasabi nila, sabaw pa lang ulam na. Para maging mas masarap lalo is yung unang ginagawa nila is yung pagsisingkot siya na tinatawag or yung pagpapakulo. And yung pangalawa doon is yung paggigisa. Yung iba is ginagawa nila, pinaghahalo-halo na nila lahat yung mga ingredients. Unlike yung Kapampangan, way of cooking is ginigisa mo nila ng isa-isa. Doon sa business, hindi mo na may iwasan yung magkaka-financial problem. Dahil nag-start kami, sa totoo lang, wala kami pinamuhunan. Then, nangutang lang kami. Then, hanggang sa nag-ooperate na kami, tapos minsan, siyempre, hindi mo naman masasabi na jump pack everyday, ganyan. Hanggang sa nirarawas namin konti-konti, nag-iisip kami ng way kung paano kami lalakas. Ganito naman ako mag-handle ng mga staff ko. Parang family lang. So, kahit sa pera, mapagkakatiwalaan mo sila. Kahit sa kusina na sarap kasi sa pakiramdam yung nakikita mo yung mga trabahador mo dahil binigay din nila yung tiwala nila sa'yo, titiwala ka sa kanila. Gusto lang namin nararamdaman sa mga customer is yung feel at home sila, tapos ma-appreciate nila yung pagkaluto ng ginagawa namin. Tapos after nila kasing kumakain, sasabihin nila na, uy, napakasarap talagang hindi nagbabago yung luto nyo, ganyan.